everyone, it's me again, Jen. So ngayon po, share ko lang po sa inyo ang video na lulutuin kong ulam ngayong tanghali, ang spicy okoy. Yung sinasabi nilang dolong, I don't know, whatever. Share ko lang po sa inyo kung paano siya lutuin. Ito ay simpleng ulam, pasok sa budget, sa mga katulad kong nagtitipid, when nawalang pasok, health quarantine, maganda to para sa atin. Bago pang lahat, please like and subscribe lang po to my channel. Pag nahalo na po yung itlog, ihalo po natin ang harina. Kayo na po bahala magtensya kung gaano karaming harina ang gusto nyo ilagay. Para lang po ito hindi maghiwa-hiwalay yung isda. Maganda yung ano niya po o pag pinare po. Ngayon, ito na mga ingredients. Halo na natin yung mga ingredients natin. Yan. Siyempre, paminta. Kayo na rin po bahala kung gaano karaming paminta ang gusto nyo. Ako kasi gusto ko mas maraming yung paminta. Then, yung fish. Okay. Halo-halo lang natin siya, guys. Diba? Tsaka, syempre, ang ating magic sarap. Pampalasa. Isang magic sarap, okay na. Pero kung gusto nyo medyo, ano, maalat, kayo na bahala magdagdag. Ako kasi hindi ako mahilig sa maalat. Kaya okay na sa akin yung isa. Nahalo na, pwede na natin siya prituhin. Papainit tayo ng mantika. Ngayon, medyo mainit na yung mantika. Maglalagay tayo ng isang kutsara nitong isda. Kalalaparin natin siya kasi pag makapal, hindi siya lulutong. Saka matagal maluto. Kaya kailangan unti-unti lang din at manipis ang pagkakaluto para madaling maluto at toasted. Gusto yun ang toasted. Yan. Spicy okoy. Tawag nito nga spicy okoy. Kung wala kayong ulam, pwede na po itong
ko kayo sa panandalian ko. At pasok ka sa budget. Okay. Siya medyo nagbabrown na. Pag lutong-luto na siya mamaya, yung medyo malutong-lutong na pwede na siya haonin. Ayan na siya pag luto na. Diba?